Good morning, guys. Bali, Red Dragon Rider nagbabalik po para sa inyo. Bali, ngayong araw pupunta ako ng Cabuyao City Hall. Bali, mag-a-apply ako ng PWD ID. Ito ngayong binabaybay kong lugar itong daan ay ano, itatawag dito ay NIA Road. NIA. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng NIA na road na pangalan. Pero yun ang tawag nila dito. Bali, parang shortcut ito kumpara dun sa kung dadaan ako ng highway. Ayan. Nakita nyo naman. Lubak-lubak. So, yun guys. Bali, yun ang gusto kong itapit sa inyo ngayon. Yung bang mga PWD pwede bang magmaneho ng motor? Kasi nung isang araw parang narinig ko dun sa programa ni Rafi Tulpo sa Isumbong Mo kay Tulpo na parang meron siyang kinukonsulta sa LTO kasi merong isang driver na hindi naman totally blind pero parang yung isang mata niya bulag. So sabi niya mahal niya naman daw yung mga PWD at pinagtatanggol niya ngayon sa programa niya, pero sa pagkakataong ito bali dun sa kanyang programa parang may pinoprotesta siya kasi nga yung isang PWD, ang kaso niya kasi yung isang mata niya bulag. So, pero hindi siya totally bulag. So, meron pa sa isang mata. Kaya lang ang contention niya kasi doon, siyempre, iba yung dating ng pag-isa lang yung mata mong ginagamit habang nagmamaneho. Iba yung ano noon, iba yung sukat kumbaga sa utak mo. Kaya yun ang pinoprotesta niya. Pero may mga iba namang PWD na nakita ko. Ano nga polio. Pero parang kinustomize yung motor niya para makapagmaneho siya. Kasi scooter ata yung motor So, ayan guys. Bali, maya update ko kayo kung ako mabibigyan ng PWD ID. Kasi tututusin, meron din akong kapansanan. Actually, nung pinagdadrive nga ako nitong ganitong klase ng motor, nagdadalawang isip pa nga ako. Kasi nga, yung isang pa ako, hindi nakakaganito, hindi gumagalaw, hindi nagpapump. Kumbaga, hindi siya makatalon. Kapag namimreno nga ako, kailangan kong alisin yung pa ako dun sa foot peg para itapak doon sa preno. So, yun ang aking disability. Tapos, hindi pantay yung pa ako. Pero sa vision, tsaka sa ibang okay naman ako. Kaya lang, meron pa rin akong, kumbaga, maituturing na disability. Kaya, susubukan natin na kumuha ng PWD ID. So, mamaya update ko kayo guys ha. Bali, nandito na kami guys sa Cabuyao City Hall. Ayan guys oh. Cabuyao City Hall. Tambang parking. Doon, di ba? So, update ko na lang kay mamaya. So, ayun nga guys. Nakapag-apply na ako. Pero kulang pa yung aking mga requirements.
may hinihingi pang medical certificate at saka yung parang medical abstract. Bali, kukuha pa ako noon. Bali, pero yung ibang mga requirement katulad ng voter's ID, picture, saka yung application form, nagawa ko na. Yun na lang yung natitirang requirement. Tapos ano na, bali, ipoprocess na, titingnan nila kung papasa, kung anong klase. Kasi ang klase ng disability ko ay nandun sa kategory ng orthopedic, sa buto. Kasi nagkaroon ako dati ng ano eh, ankle fracture. Sabi, wala na akong ano, wala na akong ankle joint. Kaya yung ano ko, yung paa ko dito sa kanan, hindi na naglalaro na ganyan. Kasi nakalock na yun, wala na yung joint eh. Sige guys, update ko uli kayo. Ayan, so ito nga guys, nabali, nakuha na natin yung ating PWD ID after 2 weeks. Kasi kumbaga naghintay pa ako nung medical certificate, bali nagpa-x-ray muna ako, tapos pinabasa natin sa doktor, tapos napagawa tayo ng medical certificate sa isang orthopedic surgeon para ma-certify tayo na eligible tayo for application of PWD ID. So, sa wakas, after na ma-comply natin yung mga requirement, na-issue na rin tayo ng PWD ID. So, share ko ngayon sa inyo kung paano ko to in-apply, no? Ang unang-unang requirement ay kung wala kayong government ID ay barangay clearance. At least meron kayong barangay clearance. Pangalawa, pupunta kayo dun sa munisipyo kung saan pwedeng mag-apply ng PWD ID. Mag-apply kayo ng ano, ng mag-fill out kayo ng application form. Tapos provide kayo ng medical certificate, yun yung pangatlo. Tapos ID 2x2 or 1x1, siyempre yung lalagay nila dun sa ID, plus yung kopya din nila na copy nyo. Bari, hihingihan din kayo ng ano, ng mga picture. Siyempre kung halimbawa physical disability yung ano mo, yung category mo, ipigit napapicture ka pa para isubmit yata dun sa application form. So yun yung apat na steps para sa pagkuha ng pag-apply ng PWD ID. Okay? So, yung mga benefits naman ito, actually, madami. Madami siyang benefits. So, pwede siyang maka-benefit ka sa mga gamot. May mga percentage yan. Sa, halimbawa, kakain ka sa mga fast food, meron din siyang benefit. May mga discount ka makukuha. Tapos, sa mga pagbiyahe-biyahe mo, kung sasakay ka ng bus o mga ng transport, mas mga public transportation, meron siyang kaukulang diskwento, no? So yan ang mga benefits bukod pa doon sa pagkalimbawa pipila ka, yung mga habang pila, so doon ka pipila sa mga PWD at saka senior citizen section para medyo mabilis din yung pag-usad mo sa pila. So yun yung mga konti nating maisishare tungkol dyan sa PWD ID. So, yun guys. Bali, kung nagustuhan nyo tong video na to, hit that like button and press the subscribe button. Mag-iwan na rin kayo ng comment kung gusto nyong mag-share kung ano man yung gusto nyong sabihin tungkol dito sa issue ng PWD ID. Bye-bye!